Good morning, guys. So, anong oras na ba? 6:45. So, hanap muna tayo ng place kung saan tayo pwede mag-coffee. Let's go. Kakape muna tayo. Dito na tayo nagkape sa may karinderia. And then, punta tayo ng 7-Eleven later. Para may bilhin tayo doon. Thank you. Guys, so tapos na tayo mag-coffee. So, pupunta lang tayo ng 7-Eleven kasi may bibili lang tayo mga kailangan natin, like toothpaste. Wala na kasi yung toothpaste, baka lang toothbrush. Pero, yun. May nadaanan kasi yung 7-Eleven. Dapat pupunta ako dun dapat. Kaso, parang daming tao. So, ngayon na tayo pumunta. Tapos, nagpe-prepare na tayo pumunta ng, actually pinag-iisipan ko kung Malapascua or Bantayan Island, pero parang Malapascua na lang. Hindi ko alam kung pupunta pa tayo ng Bantayan Island kasi we only have 1 week. So Saturday, hindi ko alam kung Saturday or Sunday pwede na tayong bumalik sa Cebu, pabalik ng Manila. So, ang plano ko is sumakay dun sa cruise ship. Yung sa Tugo ba yun? Kasi hindi pa ako nakasakay ng cruise ship. So, gusto ko siya ma-experience. Medyo umaambon. Hindi ko alam kung ba't umaambon. Sana hindi maulan ngayong araw na to, ba? Diba? Para hindi maunsyame ang ating plano. So, punta lang tayo sa 7-Eleven, tapos mag-prepare na tayo and then punta na tayo dun sa may port. Okay, let's go. Okay, so nakabili na tayo sa 7-Eleven. So hanap na lang tayo ng ng BPI na pwede ako mag-withdraw. So I think this will be the last time na mag-withdraw tayo ng money since pauwi na rin naman tayo in a week. So yeah, mas maganda kasi ito mag-withdraw kasi baka pag nandito pag nandito tayo sa Malapascua na para tayo mag-withdrawan doon. So mahirap mawala ng pera pag nandun tayo. So dito na tayo mag-withdraw and then after punta na tayo sa ating hostel para makapag-prepare na. Let's go. So, nung last tayo na gano'n, punta natin sa Cebu. Nung pabalik na tayo ng Manila, dito ako nag-check-in. Diyan sa 8th Street Hotel na medyo nawala-wala pa ako kasi parang alam ko hindi yan yung nakalagay na name sa tawag dito sa Google Map. So may dati silang location dun ko na pin. Syempre yung sinabi ni Google eh. Pagdating namin dun wala na pala sila dun. Lumipat sila dyan. So medyo bad trip, diba? So pero yan, so inanap ko lang yung BPI na bank dito para dun na lang tayo mag-withdraw and then babalik na rin ako sa aking hostel. Let's go. Puro na BPI ni Google Map. Kaso, sarado. Paano tayo papasok? Paano? Meron kaya silang entrance doon? BPI pa ba yun doon? O ibang lugar na? Kolehiyo na ito eh. So ito yung Magellan Cross ba yan? Pinapasukin na nga natin. Diyan naman na siya. And let's just pray. I think we can pray here. Magellan Cross.
So, parang feeling ko hindi ako makapasok sa BPI dito. So, tinan ko kung meron pa malapit na BPI na banko here. Kung wala, edi kung saan na lang tayo makapag-withdraw. Ay, Diyos ko, day. Okay, so, let's go. Okay, so, naka-withdraw na tayo ng pera. So, babalik na tayo sa hostel natin. And, yun, medyo malayo nilakad natin para sa BPI, para sa bangko. Ang weird kasi nung main branch nila doon, nakasarado pati yung machine. Di ba, usually pag sarado yung bangko, pwede naman mag-withdraw. Sa kanila, ano, may schedule din yung pag-withdraw doon. So, pero okay lang, at least nakapag-exercise tayo, and then, yun. Balik na lang tayo muna sa hostel. Sana lang hindi maulan kasi medyo makulim din. And yeah, so mag-prepare na tayo. Okay, so nakabalik na tayo sa hostel. So ayusin natin yung mga gamit natin, maligo na tayo. Let's go. Check out na tayo, and nakabook na rin ako ng angkas dito sa Cebu. So ibabalik na lang natin yung key, and kukunin natin yung deposit natin na 500 pesos. Let's go. Ay, ate, check out na po. Ayun guys, so nakapag-book na tayo ng ano, ng angkas na magdadala sa atin sa North Bus Terminal. So medyo hindi ko alam, umulan pala. Kanina umaambon-ambon lang. So baka darating na yung angkas natin in 3 minutes. So ang plano ko is pumunta na ng Malapascua. So I decided na pumunta na lang ng Malapascua instead of Bantayan Island. So yeah, so yun. So kailangan natin pumunta dun sa may North Bus Terminal, which is malapit lang naman. Pero yung biyahe papunta dun sa may port kung saan tayo sasakay ng bangka papuntang Malapascua is gonna take mga 4 hours sa bus, and then kung sa van siguro 3.5, pero depende, feeling ko mas komportable kung bus. And then what else, yun, tatas yung bangka doon sa may port is just 30 minutes sa going dun sa may island. So nakapag na ako ng place natin natutulugan doon. So kailangan na lang natin pumunta. So siguro mga afternoon nandun na tayo, hopefully. So siguro mga 3. So let's go to Malapascua. Tingnan yung angkas natin. So punta na tayo ng terminal. Let's go. Okay, so nakarating na tayo sa may North Bus Terminal. And yung napin ko pala is yung dun sa luma nilang terminal. So sinabi ni Kuya hindi na daw doon. So buti naman sinabi niya. Kasi kung hindi, mag-aangkas ulit tayo ng another. Pero hindi ko alam kung paano ang sistema. Ay, dapat ata dun sa kabilang side. Dun ata sila pumapasok. Ang putek. So yun, so tingnan lang natin kung ano oras yung susunod na bus, and then sakay na tayo. Let's go. Guys, so ito pala Maya, Baya Maya. So papasok na tayo. Sabi 9:40 daw. Asa ka, sir? Dito. Anong asa ka? Saan ka? Maya Port. Maya. So I think, ito tayo po. Ayan,
So nasa bus na tayo. And sabi 9:40 daw yung alas and 9:27 na. So hintayin na lang natin siyang umandor. Siya pumasay hanggang sa port is 230 pesos. Okay, hindi pala 230, 320 pala. Mali pala yung basa ko. Okay, pero on the way na yung bus, so doon na lang tayo makikita sa may port. Oops. Guys, nag-stop over ata. Wala akong kamalay-malay. Pero wala naman akong balak na kumain or anything. Gusto ko lang mag-yossi. Anyway. So, let's go. Okay guys, nakarating na tayo sa Maya Port. Pikas, pikas! Sa pikas daw. Sa pikas daw, kuya. Sa kabilang side. Ayan, so nasa ano na tayo. So it's 2:09. So a little over 4 hours lang ang ating asan yung bagko, kuya? Ano sa kabila? Kala ko nawala. Yo. So there guys, so a little 4 hours, a little over 4 hours yung biyahe, and hindi pa ako nagbe-breakfast, hindi pa ako nagla-lunch, and kumain lang ako ng chicharon na binenta dun sa bus. So now, tingnan natin kung anong gagawin natin ngayon. Alam ko may yan yung mga sasakyan natin, yung mga ganyan. Pero hindi ko alam kung kailangan ba nilang punuin yan. Diba? Yung mga tanong sa buhay. So, tingnan natin. Hindi ko pa alam kung ano. Pero sana kung meron silang kainan dito, gusto ko nang kumain. Saan ba itong mga tumang? So, I think we should go this way. Ano bang ganap sa mga yan? Tama ba itong saan tayo bibili ng sikat? Ayan kasi ng karinderya. I think tanong muna tayo kung paano passengers waiting area. I think dito ata bibili ng ticket. Dito po bibili ng ticket. San po? Tourism Information Center. San po bibili ng ticket? Diyan mo wala po. Bibili mo, magbabayad daw ata tayo ng environmental fee. So, ang dami nila. Good afternoon. Nag-register lang tayo doon. Tapos, magbabayad na tayo ng environmental fee. Okay, so nakapagbayad na tayo ng environmental fee. So, anong susunod natin gagawin sa buhay? Kuya, anong susunod namin gagawin sa buhay? Maghintay mo muna. Maghintay doon. Anong oras kaya yan? 2:30 po. 2:30. Anong oras? 2:30 na. Naku, nagugutom pa naman ako. Doon, may kainan doon. Kaya nga, kaso baka dumating na yung... Hindi, maghihintay pa po kami ng ano. Maghihintay pa daw sila. Sige, kakain muna ako, kuya, ha. Tapos dito ako pupunta. Ayun, so pwede tayong kumain kasi nagugutom na talaga ako. Let's eat. Guys, so ito po yung kinain. In-order natin sa karinderya. So, kailangan natin bilisan kasi 2:30 daw yung boat. So, kain na tayo. So, tunta na tayo dun sa waiting area nila. Kasi pupunuin pa ata nila. Kailangan puno ang bangka. Let's go. Guys, it's 3:00 p.m.
3 o'clock na. So tatanungin natin sila, Kuya. Kuya, ilang pasinghero po bago tayo umalis? Sa ano kayo sa 2,000 sir. Na? 2,000. Hindi, ilang pasahero pa? Tatlo. Pero sa ayan, may tatlo na. Aalis na ba tayo, Kuya, dahil dyan? Sa tingin nyo, alis na tayo? Ayan, kaya may tatlo na dumating. Aalis na po ba? Pwede na po ba tayong umalis? Ilan ba yung kasya sa barko? At sa bangka? 26. So, ilan na kami? Ilan naman sila kabuok ka? Ilan na kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Pwede na siguro, Kuya. Oh, pwede na sir, kasi nahumpas na ng 10 eh. Yan naman pala, Kuya. Pwede na tayo umalis. Wala talaga kasi tatlo lang kayo. Kaya nga. So, kaya nga na nating umalis. Meron pa ata dun sa ano, nabilang nyo na ba yun nandun sa loob ng ano, ng kainan. Meron ata dalawa dun, no. So, ang headcount ni Kuya, 11 na daw. So, hindi ko alam kung ilan pa yung hintay ni Kuya. Guys, alas stress. Ano ang tayo nakarating dito? So, almost an hour na tayo nag-aanta. So, ayan. So, yung mga galing Malapascua, nagsisiuwian na sila. So yun, hintayin na natin. Feeling ko malapit na. Sana. So guys, sa pagkasundoan namin, yes, 200, imbes na 200, 250 babayad namin para makalis na kami. Para hindi na kami mag-antay, di ba kuya? Yes. So we're gonna pay 200. Oh, sayang, mag-bayad na tayo 250 pesos kasi lahat na sila nag-confirm na magiging sila magbayad 50 pesos para makaalis na tayo. Okay, let's go. Bayad na tayo, so let's go. Saan tayo pupunta doon? Doon po ang punta. Doon daw tayo pupunta. Ayan na sila, oh. So, I think yun ata yung ating sasakyan na bangka. Kasi doon sila nakapwesto eh. So, let's go to Malapascua na, diba? Add lang tayo 50 pesos para go na. Ang hintay-hintay pa. Yan ang sasakyan ata namin. I think, yan. At we gonna wait for them to say that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ata yung isa. Sabi 11 daw. Anyway, let's go. I think that's our boat. That's the boat we're gonna ride in. Guys, yan ang ating barko, bangka. So, we're ready to go to Malapascua. Let's go. We're going now. I hope we're not gonna fall. I hope our first experience is not gonna be falling on the water. Yeah, we need to have some skills on balancing. Oh yeah. Okay, we're here. Let's sit here because there's no sun. Let's go. I think that's Malapascua. So dun nata tayo pupunta, guys. Ready na tayo. Let's go.
assistance, careful. So guys, we already arrived at the Malapascua Island. So we're now going to our hostel. So she's also going to the same hostel. So it's just 6 minutes drive. So let's walk towards our hostel. You have a seat, sir? Yes, I'm a hostel, kuya. Welcome to the island. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, so let's go to our hostel now. Let's check it out. Let's go. So we're now exiting the port. Port ba yun? Kung ano man yun. So sundan natin siya kasi siya yung daan. So di mo to. So we're now going towards our hostel. I'll show you guys our hostel later. Okay? The Malapascua Budget Inn. So this is where I'm staying. So let's inquire inside. Let's go. So Malapascua Island Budget Inn. This is what it looks inside. Magche-check-in lang tayo. And then let's just wait for them to show us our bed. Pero parang pwede ka dito mag-chilo dyan paggabi. Look at the ceiling. Looks nice. I think meron sila dito ng kitchen or no. Okay, let's check in. And so guys, ihahatid na nila tayo sa ating room. Tingnan natin kung saan yung room natin, di ba kuya? For myself lang naman. Okay. Ayan, may free water sila dito. Nandito. Ah, pwede dito. Okay, sige. So dito tayo. Kung magtigulan, ala lang maghang sa counter covers. At may doon na corridor sa may doon na tong CR, showers, and toilet. Saan yung doon? Doon? May corridor sa yun. Ah, doon. Doon lang yung CR. Separate ang toilet at ang showers. Ah, okay. Alright. So dito tayo sa dorm 2. So hindi daw pwede ipasok. Hindi daw pwede ipasok. Dito tayo sa number 11. Okay. Sige. Pero hindi pwede mag-smoke dito sa area na to. Kailangan sa labas? Sa labas na. Ah, sa labas na. Okay. Wala, smoke. Diyan. Hindi ba pwede dito? Ang ato lang sir, hindi makadisturbo. Pero meron nag... Uli. Pwede dyan. Kasi nakuta natin siya. Okay. Alright, let's go. Ng ating locker. So, at number 11 ng ating bed. Yun yan natin. Ayan. Diyan tayo mananatili. So, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Siguro maliligo muna tayo. And then, figure out natin what to do next. Kasi hindi ko pa alam talaga, hindi ako nakapag-research kung ano mga pwedeng makita sa Malapascua. So, try kong mag-Google. Okay, let's go. Nandito ako ngayon sa bed ko. And nagpapahinga. Tsaka chine-check ko rin kung ano yung mga places na pwede kong puntahan. Siguro tomorrow, magpapahinga na lang siguro na lang muna ako.
today and then tomorrow. And then iniisip ko, meron kasi nakita sa Aguada na isang place. Meron kasi doong pool tsaka mas mura yung accommodation. So baka iniisip ko lumipat doon for tomorrow. So yun, mag-check muna ako ng mga pwede ko puntahan tomorrow. Okay. Okay, guys. So hindi muna ako lumabas kasi gusto ko magpahinga muna. Ano oras na ba? 5:46. It's 5:46. And parang may nadaanan kasi doon na may nadaanan tayo doon na parang magkano yung mga food nila dito. So may nadaanan kasi tayo doon parang tawag dito, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Ayun o, yan, malapit lang dito. Yung mga bar, parang barbecue place. So I'm thinking, dito tayo kakain. Okay. So bukas, nag-check. Hindi ako nag-extend dun sa, ano, sa hostel. Nilipat ako sa kabilang hostel. Kasi mas mura sila. So, nagbuo ako doon ng 2 nights. So, tingnan natin kung mag-extend ako or not. So, ito yung mga food nila, oh. A barbecue. Well. Tingnan natin doon sa kabilang side kung anong mga tindi nila doon. So yun, so hindi ako nagbook sa kanila na maglilipat tayo bukas na ibang hostel. And also parang hirap ko usapin ng mga roommates ko, so dahil dyan tayo yung magpapaalam sa kanila. Charot. Hindi na, parang nakaya lang silang i-approach. But tomorrow, lilipat naman tayo sa ibang hostel. Pero feeling ko kasi, chinek ko yung aliit lang kasi ng Malapascua. So talagang dagat at dagat lang din ang pupuntahan mo. At feeling ko hindi mo na kailangan magmotor. So ganun siya kaliit. So puro siya mga fish. Puro mga fish. Ay, magkano yung sa 150 without rice pa yon. Okay. Sige. Tingnan natin kung ano pa yung mga... Ah, siya na lang ata ang huli. Siya na lang ang nag-iisa. Na hindi natin napupuntahan. Wala nang iba. Mapapunoy! So, reverse. Tingnan natin kung anong... Reverse pala yun? May mga sisig din tayo dito. May mga sisig din daw sila doon. Tingnan natin ang presyo ng kanilang sisig. Kabila. Sa kabila. With rice na po yan, sir. 150. Anong sisig? Asan ang sisig dito, te? Ah, yung sisig. Sisig ano to? Pork? Or? Kagutungan ba? Pork. Okay. So, pag-isipan natin kung ano kakainin natin. At vegetables. Ano mga veggies pa sila. Shrimp or garlic butter. Oo. Hindi kasi ako mahilig sa mga... Hindi ako mahilig sa seafood. Babalik ako, ate, ah. Hindi kasi ako mahilig sa seafood. Totoo lang. Kasi ang mahal pa ng seafood minsan, di ba? Pero hindi man ako nag-i-enjoy pag kinakain ko siya. Parang feeling ko pare-pareho lang yung lasa niya. Anyway. So yun nga. Chika minute muna tayo. So lilipat ako ng ano. Tapos, nung bago ako mag-check out kanina dun sa May Cebu, nag-book na rin ako ng ferry yung sa to go
papuntang Manila. Pero so ang ferry, ang cruise ship ko pa, what ferry? Diba cruise ship na yun? Ang cruise ship schedule ko is sa Tuesday. So actually nung couple of days back, ang nakita ko pa doon na schedule, meron pa silang Saturday, Monday. Hindi, Saturday, Sunday, Monday ata. Yun yung naalala ko. Pero nung pag-check ko kanina umaga, 27 na lang. So binuko na siya kasi baka mamaya pag kinabukasan pa baka lalong wala akong maano tawag dito, late na yung mga schedule. Oh, baka umabot ako ng July. So yun, so ginawa ko, nagbook na ako. Actually, chinay ko yun sa AirAsia. Merong mas mura pa. Mga 200 less lang naman. Pero nga kasi gusto ko ma-experience yung cruise ship. Kaya pinupush ko siya. So ngayon, so feeling ko ngayon relax na lang muna. Kain lang tayo. And then, tingnan ko nga muna yung sa restaurant kasi tinanaw lang natin kung anong vibe sa restaurant nila. So, hindi mo na ako nagagagala. Pagkapasok ko, naligo lang ako. Tapos, umiga na ako sa bed kasi medyo masakit sa ulo yung pagbabiyahin ng ganun-ganun. Isang bagsakan, di ba? So, ngayon, kakain lang ako. And then, yun, nag-charge lang ako ng mga gadgets and all. Tapos yun, wala na akong ganap ngayon. As in, matutulog na lang talaga. So balik na lang tayo sa resto. Tingnan natin kung ano yung mga food nila. And kapag nagustuhan ko naman, baka doon na lang tayo kumain. Tingnan natin kung ano yung mga so, meron sa mga pizza, all day breakfast, butter fried chicken, hindi ko alam kasi kung mura lang yung ano yung survey nila. Siguro dyan na lang tayo iinom kahit mag one bottle lang tayo para mas makatulog tayo. Pero dito na lang tayo kumain. So I think hanggang dito na lang, and then I'll see you tomorrow kapag dilipat na tayo ng ibang hostel. So see you tomorrow guys. Ito na yung order natin. Liempo. Order din ako ng shake. Medyo pricey siya. So 90 pesos yung shake nila na ganyang kaliit. And then 150 to. Hindi ko alam kung magkano to. So yan, pero yun kasi yung kanilang pinagkakabuhayan dito. So kainin lang natin to, and balik na tayo sa hostel. Let's go. Ayan, so tapos na tayo kumain. So balik na tayo sa room. So tomorrow lilipat na ulit tayo ng hostel, and chinay ko na ako ng mga places na pwede natin puntahan. Puro siya mga dagat and all. Pero siguro the following day din natin mag-try, I don't know, siguro snorkeling lang. Hindi ko alam kasi medyo mahalang diving eh. So pero yun yung popular thing to do here, yung mag-dive kayo. So ngayon, matutulog na ako. Magpapahinga na ako. Almost 7 p.m. na. And magre-relax lang muna tayo. Because I don't think there's anything else to do in the evening here. So, I'll see you guys
tomorrow.